social media kung saan makikita dito ang 23-year-old flight attendant si Christine De Serra na inaawat siya ng kanyang mga kaibigang bating at inilalayo sa room 2207 kung saan dito ay may nakaaway ito. Makikita pa sa viral na CCTV footage na habang inaawat ito ng kanyang mga kaibigan at inilalayo sa room 2207 ay nagre-resist pa ito at tila nais pa itong bumalik at sugurin ang kanyang nakaaway. Ngunit pinigilan ito ng kanyang mga kaibigan. Makikita rin sa kuha ng CCTV na ito na galit ang mukha ni Christine De Serra. Ngunit patuloy naman itong pinakakalma ng kanyang mga kaibigang bading hanggang sa ipinasok na nila ito sa kanilang kwarto na room 2209. Christine, sa kanilang kwarto, panay na ang suka nito. Bandang 6:40 a.m. Makikita naman sa hallway ang tila pagtatalo ng kasama ni De Serra sa room 2209 na si Edward Madrid Pangariban at isa pang personalidad na kinilalang si Joseph Darwin Macalya. Ayon sa source, isa si Macalya sa walong personalidad na nasa room 2209. Dapat daw may paliwanag nila kung anong nangyari sa loob ng room 2207 nang huling pumasok doon si Christine. Paghihimok pa ng PNP sa iba pang personalidad na may alam sa pangyayari, makipagtulungan para mabigyang linaw ang lahat. Ang mga kuha ng CCTV isusumite sa piskalya bilang bahagi raw ng ihahanap.
Bandang 5:45 ng madaling araw, January 1, ilang oras bago nakitang wala ng malay sa bathtub si Christine Dacera sa Hotel Room 2209 ng City Garden Grand Hotel. Lumabas pa si Christine sa kanilang kwarto at pumunta sa Room 2207. Alas 6 ng umaga, kita pa rin sa CCTV na sinundo na si Christine ng kaibigang si Valentine Rosales. Humigit kumulang 20 minuto ang lumipas, lumabas na ng Room 2207 si Rosales. Buhat-buhat si Dacera pabalik ng Room 2209. Bandang 6:40 a.m., makikita sa hallway ng hotel na tila nagtatalo ang kasama ni Dacera sa Room 2209 na si Edward Madrid Panganiban at ang isa pang personalidad na kinilala naman na si Joseph Darwin Makala. Ayon sa source, isa si Makala sa walong personalidad na nasa Room 2207. Dapat daw maipaliwanag ng mga personalidad na ito ang mga pangyayari sa loob ng Room 2207 nang huling pumasok si Christine doon. Bago raw ito mag-umpisang magsusuka nang mas madalas sa Room 2209 hanggang makitang walang malay na bandang tanghali. Hinihimok din nila ang iba pang personalidad na may alam sa pangyayari na makipagtulungan para mabigyan linaw ang lahat. Ang mga CCTV video na ito ibinigay sa GMA News ng isang mapagkakatiwalaang source mula sa PNP. Isusumite ito bukas sa piskalya bilang bahagi raw ng ihahain nilang supplemental complaint sa Makati City Prosecutor's Office. Isusumite rin ang sinumpaang salaysay ng security guard ng hotel na tumulong sa Room 2209 na isakay si Christine sa wheelchair at ibaba sa basement ng hotel. Sabi ng gwardiya, maayos ang wheelchair at hindi ito makakasakit sa sinumang isasakay rito. Patunay raw, sabi ng investigador na ang mga pasa at galo sa katawan ni Christine ay hindi umano dahil sa pagsakay sa kanya sa wheelchair, tulad ng sinabi ng ilang respondent.